Alright guys, what's up? So welcome sa vlog ko. And magtatagalog muna ako kasi para maintindihan ng ibang mga viewers natin. Kasi yung pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa Suzuki Gixxer na motor. Yung gamit ko ngayon. Oh my god. So sa mga hindi pa nakakaalam, may tatlong variant na ng Suzuki Gixxer na nasa Pinas ngayon. Yung unang nilabas na Gixxer way back 2014 na carbureted o carburador pa yung model. Tapos yung pangalawa ay sa 2018 na fuel injected na. Tapos yung latest ngayon na 2020 na fuel injected pa rin, pero iba na yung headlight niya. Tapos yung ibang body parts niya iba na rin. So gusto ko lang mag-share guys sa experience ko dito sa Suzuki Gixxer ko. Running 5 years na siya. Kasi 2016 to, tapos syempre mag 2021 na. Medyo traffic ngayon guys. Nasa Davao tayo. So yung motor ko ay 60,000 kilometers na ang odometer nitong motor ko in 5 years. So yung mga repairs and maintenance nito, ang napalitan ko pa lang ay ang clutch lining niya, tapos ang throttle tsaka clutch cable. Wow! No. Antay cellphone. Oh my god! Hingga. Nice. Buti na lang mabait si Sir. O sa mga may planong bumili ng Suzuki Gixxer, ay mai-recommend ko talaga itong carburetor type kumpara doon sa mga bago. No offense sa mga fuel injected na owner, pero para sa akin mas advantage kasi yung carburetor type kumpara sa fuel injected. Lalong-lalo na kapag nag-long ride kayo. For example lang, nag-long ride kayo ng almost siguro mga 300 to 500 kilometers tapos nasiraan kayo sa daan doon sa mga baryo-baryo. Alam naman natin na yung mga FI ay medyo complicated na. Kailangan na ng mga new technology para ma-repair. Yung mga check engine, yung mga ganong cases. So, syempre, yung carburetor ay widely known na dito sa Pilipinas. O alam na ng mga halos lahat ng mga mekaniko ay expert na o master na nila yung carburetor. Kaya hindi ka mababahala kahit na maliit na mga motor shop yung pagpre-repairan mo. Kumpara mo sa FI na medyo hindi pa siya widely known dito sa Pilipinas. Yung advantage din dito sa carburetor, usually sa mga Gixxer ay nagkakaproblema dito sa fuel cap niya kasi na papasukan to ng tubig kapag naulanan. Tapos ang problema nito ay yung drainage ng water dun sa dito sa ilalim, may drainage naman, kaso kapag hindi nalagaan ay nagbabara o bumabara yung tubig. So ang magre-result yun ang pagtatambay dito ng tubig. Tapos pag inopen mo yung itong fuel cap ay syempre papasok yung tubig dun sa tangke at mahahalo sa ating gasolina. So nangyari na sa akin yun. Kaya nagka-problema ako, hindi na ma-start. Pumupugak-pugak hanggang sa di na ma-start. Yung ginawa ko lang ay i-drain ko yung carburetor niya kasi yung carburetor niya may drainage ng gasolina. Itong papakita ko. May iikutin mo lang yan ng counterclockwise para i-open. Tapos kusang lalabas na yung gasolina na may halong tubig dyan. So after mong gawin yan ay babalik na sa normal yung motor mo. Babalik na sa andar yung motor. Kumpara dun sa FI, kasi nangyari din yun sa kaibigan ko na naka-FI na Gixxer.
wala silang drainage ng gasolina doon sa throttle body bang tawag noon, hindi ko alam. So yung ginawa niya ay talagang tinanggal pa na itong tangke para baliktarin, para matanggal yung gasolina. Yun yung pagkakaalam ko. Yung injector din niya ay pinalinisan pa niya kasi pumapalya dahil doon sa mga tubig na dumaloy doon. So napagastos pa siya ng almost 300 sa labor na pagpapalinis ng injector, tapos pagpapatanggal ng tubig ng gasolina dito sa tangke. So samantala sa carburetor ay i-drain mo lang yung sa carburetor na drainage, wala ka nang magagastos. At isa din sa naka-advantage ng carburetor ay kahit na walang battery ay mapapaandar mo siya sa kadahilanan na may kickstart siya. Hindi katulad sa mga FI na wala nang kickstart. So kailangan mong magpalit ng battery aling masiraan ka. Kasi hindi siya aandar kapag walang battery yung mga fuel injected na Gixxer. Isa din sa naka-advantage itong carburetor ay mas mura yung ibang piyesa niya. Usually kasi sa mga Gixxer ay nasisiraan sa stator, yung stator. So sa pagkakaalam ko, yung mga fuel injected, ang stator nila na original ay ang presyo ay nasa 4,000 plus. Samantala itong sa carburetor type ay makakabili ka lang ng 1,900 original na yun, yung stock niya talaga. So kung masiraan ka man ng stator ay makakasave ka rin ng almost 50%. Kaya tipid siya pagdating sa repairs and maintenance kumpara sa FI. So hindi ko sinisiraan yung mga FI na Gixxer, pero sa mga may plano pang nagbabalak, na may plano na nagbabalak. Bro, what are you talking about, man? Basta sa mga may sa mga nagbabalak na kumuha ng Gixxer na motor, mas mai-recommend ko itong carburetor type. Mas lesser talaga yung maintenance niya kumpara sa fuel injected. At syempre, mas makakatipid ka. Kasi may mga makukuha ka na lang na second hand na carburetor type around 40 to 50,000 yung mga old model, kumpara mo sa mga FI na nasa 60 to 70,000 pa yung price range niya. Tapos kung sakaling gusto mo mag-brand nyo ay mapapagastos ka pa kasi 93,000 kung hindi ako nagkakamali yung brand nyo. So malaking tipid yung pagpili mo sa second hand na carburetor type. Hindi ka mapapahiya dito sa Gixxer kasi tested na to. Tapos active lagi yung Gixxer Philippines. So it depends na lang sa'yo kung ano yung mas type mo, yung bago ba o yung luma. So overall ang dalawang motor ay maganda, tapos good for long ride kasi naka upright position siya, lalong lalo na kung lalagyan mo pa ng extension yung handlebar katulad sa ginawa ko, para na siyang off-road yung datingan ng mga motor. So hindi siya masakit sa likod. Both Gixxer na carburetor at FI ay sulit yung pera mo. So sana ay nakatulong ito sa mga nagbabalak na kumuha ng Gixxer. So guys, abangan nyo itong next vlog ko dahil magbibigay ako ng tips at mga importanteng i-check bago bumili ng second hand na motor. Ito yung mga importanteng i-check nyo bago kayo bumili ng second hand na motor para hindi masayang yung pera nyo. So ipapatanggal muna natin tong spark plug para makita natin kung maganda ba yung kondisyon ng makina. So dito mo makikita ang engine number ng Gixxer. So yun lamang po ang vlog na to. Don't forget to like, subscribe and share. See you on my next vlog. It's me again, Full Speed. Bye-bye.